Welcome to Pinoy Cafe that brings you real-life stories of people. Kamusta po kayo? I hope everybody doing well and safe. Kung bago lang po kayo sa aming channel, mangyari po na pakiclick ang like button at huwag niyo rin pong kalimutan i-click ang subscribe dahil malaking tulong po ito sa amin. Narito na po ang bagong kwento at sana po ay magustuhan po ninyo. Nakilala ko ang aking misis na kapareho kong OFW sa Hong Kong. Mahigit na ding dekada kaming nagtatrabaho dito hanggang sa magkakilala kami mula sa pamamagitan ng isang kaibigan. Nung nagkita kami, ang una ko kaagad na pansin sa kanya ay ang kanyang dimple sa kaliwang bahagi ng kanyang pisngi at ang lalim din nito. Bagay na bagay sa maganda niyang itsura. Matagal na ding panahon mula noong ako ay nasa isang relasyon, kaya naman hindi ko na pinalampas ang pagkakataong iyon at tinanong ko kaagad ang kanyang numero. Ibigay man niya o hindi ay ayos lang naman sa akin, pero syempre mas maganda kung pumayag siya. At mukhang nasa akin ang panig ng swerte dahil pumayag siyang ibigay sa akin ang numero niya at hindi lang yan. Pinaunlakan din niya ang aking imbitasyon kung maaari kaming mag-lunch or dinner. Ako na ata ang pinakamasayang lalaki noong mga oras na iyon. Maraming salamat sa pagpapaunlak mo, Cynthia, sambit ko. Walang anuman, Paolo, sagot niya. Sa unang date namin, dahil gusto kong magpa-impress na natural lamang sa mga date lalo na kung first time, dinala ko siya sa isang sikat na pasyalan sa Hong Kong na kung saan makikita mo ang mala panoramic view ng buong syudad nito. Napakagandang scenic spot lalo na sa oras na nag-aagaw ang liwanag at dilim. Habang maliwanag, malinaw na malinaw mong matatanaw ang mga nagtataasang gusali at iba pa. At kapag madilim na, makikita mo naman ang iba't ibang kulay ng mga ilaw sa buong syudad. Matapos noon, inaya ko siya sa isang pinakamasarap na local restaurant sa Kowloon. Napansin ko at sa tingin ko, maging siya, para kaming matagal nang magkakilala. Lahat ng mga paksang pinag-usapan namin, pareho namin naiintindihan ang bawat isa. Pareho din kaming sumuporta sa aming mga pamilya at pag-aaral ng aming maliliit na kapatid. Ang kwento niya sa akin, nung nakaraang 6 na buwan ay nakatapos na ng kolehiyo ang bunso niyang kapatid, kaya naman para daw siyang nabawasan ng pasan o yung kadenang nakakabit sa paan niya ay natanggal na. Masaya siya at sarili na niya ang kanyang uunahin dahil tapos na ang responsibilidad niya sa mga kapatid niya, lalo na ang kanyang natitirang magulang ay pumanaw na. Ako naman ay ganoon din. Tatlo kaming magkakapatid, nagawa akong patapusin sa kolehiyo ng tatay ko bago siya nagkaroon ng sakit sa kidney. At matapos ang ilang beses na dialysis, siya ay kinuha na din sa amin. Ang naiwang perang nakuha ni tatay mula sa kumpanyang pinapasukan niya ay yun ang ginamit ng 2 kong mga kapatid para maituloy nila ang kanilang edukasyon. At ako ay nang ibang bansa para sila ay masuportahan. Awa ng Diyos, ang mga kapatid ko ay nakatapos na. Parehong kumuha ng kurso sa medisina at maging sila ay OFW din sa Middle East. Hindi nagkakalayo ang aming sitwasyon ni Cynthia. Mukhang pinagtagpo talaga kami ng tadhana dahil bukod sa kami ay malaya, parehong sarili na naming kaligayahan ang aming hinahanap at natagpuan namin ito sa isa't isa. Mula sa unang date, nasundan pa ito ng marami hanggang sa tuluyan na kaming nahulog at naging opisyal na magkasintahan. Matapos ang 3 taon naming anibersaryo, dito na kaming 2 ikinasal. Kasama sa aming mga plano, kapag kami ay ikinasal na ay pareho kaming ayaw mag-anak sa kadahilanan ng aming edad. Pareho kaming mahigit 40 na nung ikinasal, kaya batid namin na mababa ang tsansa. At upang maiwasan ang lungkot at pagkadismaya na maging ugat ng aming hindi pagkakaintindihan, kaya nagdesisyon kaming hindi kami mag-aanak. Kaya naman ang regalo namin sa bawat isa ay bumili ng isang ari-arian. Napili namin ang bumili ng low-rise condo unit sa syudad. Uso noon ang paupahan at marami akong naririnig sa mga katrabaho ko na mula sa upa, doon sila nakakaipon ng pambayad ng hulugan sa condo na kanilang binili. At ganoon din ang ginawa namin ni Cynthia. Hulugan ito ng 10 taon, bumili kami ng 2 unit. May ipon ako at meron din siya, kaya naman nakabili kami ng 2 unit na magkatabi, na halos pader lang ang pagitan ng 2 pintuan. Noong mga panahon na taong 2,000,
hindi pa masyadong sobrang laki ang halaga nito. At isa pa, nakakuha din kami ng loan sa pag-ibig na malaking tulong para makuha namin iyong mga unit. Dahil magkatabi ang mga nasabing unit, pinagsama namin iyong dalawa at nilagyan ng pinto sa gitna. Pwedeng paghiwalayin at pwede din namang pagsamahin, depende sa uupa. Nanatili pa kami ng karagdagang 5 taon sa Hong Kong hanggang sa pareho namin tinapos ang kontrata at saka umuwi ng Pilipinas. Sa panahong ito, kumikita na ang unit. Meron ng umuupa sa 2 unit. Dito kami nakakakuha ng ibinabayad na hulugan, kaya naman mas nakatulong pa ito para makaipon din kami ng pera bago kami bumalik ng bansa. Nung kami ay nasa bansa, ito na ang kabuhayan namin. Pinapanatiling malinis at maayos ang unit para maengganyo ang mga nagbubuk sa aming unit na bumalik at mag-iwan ng 5-star rating sa website na nakalis ang aming unit. Palaging busy at halos kada buwan puno ang booking ng mga ito. At dahil ang kondo ay pinapaupahan namin, pansamantala muna kaming nakatira sa bahay ng aking mga magulang. Tutal naman, wala din naman nakatira dito. Tinitingnan-tingnan lamang ito ng aking tiyo noon, nililinis at pinapanatili para hindi masira ang bahay. Nung unang 2 taon pagdating namin sa bansa, ayos naman, masaya ang pagsasama namin, walang problema sa amin o sa akin. Ngunit si Cynthia ay iba. Dito ko nasimulang nahahalata na siya ay parang nababagot. Dahil sa kanyang pagkabagot, madalas siyang makipagkita sa mga kaibigan niya. Hindi ko naman po siya pinagbabawala na makisalamuha sa mga kaibigan niya kung ito ay paminsan-minsan lang. Kaso kalaunan, napapadalas na ito. Hindi ko mapigilan na mairita o mainis dahil nais kong magtipid dahil sa mga bayarin, lalo na hindi pa namin tapos bayaran ang mga nautang namin. Kahit na kumikita ito mula sa upa, kailangan namin mag-ipon kung sakaling meron magkasakit sa amin. Para sa kakainin namin, para sa pangbayad namin sa kuryente at iba pang gastusin. At mapapansin ko na lang na ang misis ko ay parang wala lang sa kanya ang paglulustay ng pera, lalo na batid niyang mahirap kitain ito. May plano pa man din kaming bumili muli ng isa pang unit sa oras na matapos namin mabayaran ang naunang nakuha naming condo unit. Sa tuwing kukomprontahin ko ito, lagi niyang sinasabi, "Meron pa naman tayong ipon at may pinagkakakitaan pa naman tayo, hindi yan mauubos. Kaya nga tayo umuwi ng bansa para makapag-enjoy, diba? Sa tagal ng panahon na hindi natin o ako inuna ang sarili, siguro naman pagbibigyan mo ako sa hiling ko." Dagdag niya. Hindi ako makasagot. Una, may punto siya. Pangalawa, nais kong maging masaya ang misis ko. Kaya bandang huli kahit na yung agam-agam ko ay hindi nawala, pinilit kong isantabi ito para mapagbigyan ko ang kahilingan ng misis ko. At isa pa, wala din naman siyang ibang pinagkakaabalahan kaya nilawakan ko ang isip ko para sa kanya. Subalit sa mga panahong lumilipas, ang kanyang pagwaldas ay lumalaki ng lumalaki. Na tila mas malaki pa ang halaga nito kaysa sa kinikita namin. Sa sobrang stress ko, hindi ako mapakali kaya naman hindi ko kayang nakatanga lang ako at naghanap ako ng trabaho. Sa awa ng Diyos, natanggap ako bilang isa sa mga assistant chef sa isang malaking hotel sa Maynila. Okay na din ito dahil pandagdag kita sa amin. At para hindi tuluyang masaid ang aming pinaghirapang ipon. Ang akala ko, mas magiging okay-okay kami dahil meron ng karagdagang kita na pumapasok. Ngunit nung malaman ng asawa ko na nagkaroon ako ng trabaho, imbes na magtipid, gaya ng pakiusap ko, mas lalong lumala ang kanyang paggastos. Naiinis pa ako nung sinabi niya, "Hindi tayo mauubusan dahil nagtatrabaho ka. May dagdag na ipon, kaya huwag kang mag-alala dahil hindi mauubos ang pera natin. At isa pa, gasino lang naman ang nababawas ko eh. Ngayong meron ka ng trabaho, mabibili ko na yung bag na gusto ko." Dagdag niyang nakangiti. Naging mas magastos pa ang misis ko sa resulta ng pagtatrabaho ko. Kaya lagi akong nananalangin na tulungan ako ng Panginoon na maibalik sa daang matuwid ang aking misis at hipuin siya na maghinay-hinay sa kanyang pagwawaldas ng pera. Sa totoo lang, ito yung una kong matinding panginginig dahil sa stress, sanhi na mabayarin at matinding takot kung sakaling mawala ito sa amin. Meron pa kaming 1 taong natitira para mabayaran ang lahat. Hindi ko alam kung paano susolusyonan ang pagiging gastador ni Cynthia.
na tila ibang-iba siya nung una ko siyang nakita. Habang tumatakbo ang panahon, mas lalong tumitindi ang stress ko. Kaya nagdesisyon akong umalis pansamantala sa bahay ng ilang araw. Maipagpahinga ko man lang ang aking katawan at isipan sa mga alalahanin ko, sa mga gastusin at sa misis ko. Kaya ang ginawa ko, binuko ang studio unit namin na pinapaupahan gamit ang pangalan ng katrabaho ko sa hotel. At doon ako maglalagi ng 3 araw. Nagpaalam ako sa misis ko na merong training para maging sous chef dahil nais kong ma-promote ang aking posisyon. At sinabi kong 3 araw ito at madali ko siyang napapayag. Nung pagdating ko sa condo unit, iniisip ko na pagkatapos ng trip na ito, baka sakaling mabawasan ang stress ko. Yung inis ko sa misis ko sa pagiging gastador at sana makaisip ako ng paraan para mabawasan ang kanyang paggastos. Habang nag-iisip, nakatulog ako. Hanggang sa bigla akong nagising dahil sa ingay ng kabilang unit. Hindi ko napansin na meron palang naka-check-in noong mga sandaling iyon. Kaya hindi ako nangahas na mag-ingay para hindi maistorbo ang naka-check-in sa kabilang one-bedroom unit. Napansin kong mukhang couple ang nag-check-in. Nagtatawanan na para bang ang saya-saya nila. Hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot dahil bigla kong na-miss si Cynthia na para akong nakonsensya sa pagsisinungaling ko sa kanya. Iniba ko ang atensyon ko dahil isang malaking kawirduhan kung patuloy akong makikinig sa kabilang kwarto kaya inilabas ko ang laptop ko. At nagsimula akong mag-surf sa internet ng mga bagong recipes at mga sangkap na ginagamit ng aming foreign chef. Ngunit ang mga taong naka-check-in sa kabila, hindi ko mapigilang ma-distract dahil ang lakas ng tono ng kanilang boses. Halatang love is in the air. Nasabi ko ito dahil sa bungis-ngis ng babae na parang kinikiliti. At hindi lang iyan, nahihiyaman akong aminin. Matapos ang kanilang tawanan, iba na ang narinig ko. Pareho na silang umuungol na halatang nagpupulot gata. Sa isip-isip ko, mukhang bagong kasal sila. Kakainggit pero masaya ako para sa kanila. Hindi ko maiwasang ikumpara na ganoon din kami ng misis ko. Hanggang sa napansin ko, pero yung boses ng babae, parang boses ng misis ko. Kaya naman bigla kong naalala si Cynthia at nagdesisyon ako na para sa aming dalawa at ikakaligaya, pagbibigyan ko siya at bibigyan ng budget para sa mga nais niyang bilhin para makontrol namin kahit papaano ang paglabas ng pera. Iyon na ang napagdesisyonan ko. Habang tumatagal, dito ko na lang napagtanto na, oo nga, kaboses niya si Cynthia. Kaya naman hindi ko mapigilan ang sarili ko na dahan-dahan na lumapit sa pintuan at ilagay ang aking tainga upang pakinggan ang nasa kabilang unit. Dito, mas malinaw na kaboses nga nung babae si Cynthia. Biglang bumilis ang takbo ng puso ko. Kinabahan ako, hindi ito maaari, huwag naman sana. At kung siya nga iyon, anong ginagawa niya doon? Sino ang lalaking iyon? Hindi. Hindi ito totoo. Kaboses niya lang iyon. Posible yon sa isip-isip ko. Ang masaklapan nito, ilang beses silang nagpakasarap na tila bawat sulok ata ng unit, ginawa nila iyon. Pero hindi ako dapat magpanik dahil baka mali ako. Hanggang sa narinig kong palabas na sila. Kaya dali-dali akong sumilip sa may butas ng pinto. Pero hindi ko nakita ang itsura ng babae. Kaya naman nung nakalampas sila, dali-dali at maingat akong nagtungo sa elevator at doon ko nakita ang babae na walang iba kundi si Cynthia. Kahawa kamay, nakikipaglandian at panay ang halik sa kalaguyo niya. Hindi ako makapaniwala. Para akong naging bato hanggang sa ang bilis ng takbo ng dibdib ko na hindi ko na mahabol ang aking hininga na tila nasusuffocate ako. Nung medyo kumalma ako, dali-dali akong umalis ng studio unit at umuwi ng bahay. Hindi siya umuwi kahit kinabukasan at sa sumunod na araw. Dumating siya sa araw na sinabi ko sa kanyang darating ako. Iyon ang dahilan ng pagwawaldas niya ng pera dahil meron siyang lalaki. Ngayon natuklasan ko ang lihim niya, lahat ng ginagawa niya mas malinaw na at makatuturan ang pagiging gastador at madalas na paglabas. Nagulat siya nung pag-uwi niya sa bahay. Ngumiti siya, hinalikan ako sa pisngi at umastang normal. Ngunit, hindi ko kayang itago pa ito at dito ko na siya kinumpronta. Sino yung lalaking kalaguyo mo? Anong kalaguyong pinagsasasabi mo dyan? Pagtanggi niya.
Alam ko kung saan ka galing. Alam ko kung sinong kasama mo ng ilang araw. Yung lalaking kasama mo na nag-check-in sa unit. At alam kong nagtataksil ka. Umuungol ka pa nga eh. Binibigyan mo pa ng instruction yung kalaguyo mo para masarapan ka. Pagalit kong sambit. Eh ano ngayon? Anong gagawin mo? Pagtataas ng kanyang boses. Ginawa ko. Oo, aaminin ko. Ginawa ko nga. Eh ikaw. Boring. Ang alam mo lang pera. At least siya napapasaya ako. Ikaw puro reklamo. Dagdag niya. Hindi ko matiis ang pagmamalaki niya kaya nagsagutan pa kami at napakalaking gulo at sigawan ang naganap noong araw na iyon. At nauwi ito sa aming paghiwalay. Hindi naman mahirap ito lalo na wala naman kaming anak. Nagdesisyon kaming hatiin ang lahat ng pera at ari-arian namin pero kung ibebenta namin yung kondo. Hindi ito kaagad mabibili kaya ang ginawa ko mula sa ipon ko, hiram sa bangko, mga kapatid ko at iba ko pang kamag-anak. Binili ko sa kanya ang parte niya sa dalawang condo unit dahil kung ibebenta namin ito kaagad, babaratin lamang kami ng buyer at baka malugi pa kami. Gumawa kami ng kasulatan hingil dito na kalakip na nakasaad sa aming legal separation. Pumayag siya sa presyo basta ang mahalaga, makuha niya yung parte niya. Lumipas ang panahon, ang real estate sa bansa ay biglang nag-boom. At lahat ng presyo ay nagtaas mula sa sale at rental. Ang laking tulong nito para matapos kong hulugan ang kondo at opisyal nang nasa pangalan ko. Nauuso ang staycation at hindi lang iyan, dumoble o triple din ang presyo nito kaya mas kumikita ako kumpara noon. Ito rin ang nakatulong upang mabayaran ko ang mga nahiram ko sa mga kapatid ko, sa mga kamag-anak at sa bangko. Sa ngayon, natapos na ako sa mga bayarin ko. Tanging pag-iipon na lang para kapag dumating ang panahon na hindi na ako makakapagtrabaho, meron akong panggastos kung sakaling magkasakit ako. At isa pa, masaya na din akong mag-isa. Kontento sa buhay at kahit na merong kita sa mga upa, nagtatrabaho pa din ako hanggat kaya ko para hindi ako makaramdam ng lungkot at malibang lalo na kapag nasa bahay lamang ako. Ang dati kong misis, ang perang nasa kanya ay wala na. Kaya nabalitaan kong babalik siya sa pagiging OFW. Paminsan-minsan nagme-message siya sa akin ng, "Kumusta ka na?" Kung hindi sa text, sa social media o messaging app, siya nagpapadala ng mensahe. Pero alam kong batid niyang tapos na sa amin ang lahat. Ayaw ko nang bumalik, ayaw ko nang masaktan. Lalo na ako mismo ang nakaranas na ang tukso ay walang pinipili. Kahit na may edad na o kahit may asawa pa. Kaya maigi pang ituon ko na lang ang atensyon ko para sa sarili ko na ngayon ko lang naramdaman ang tunay na kapayapaan, katahimikan, walang sakit sa ulo at ang pagiging malaya. Comments of the day. Felomina Ria 4, Romel Apolinar, Marilyn Diaz. Maraming salamat po. Dito na po nagwawakas ang kwento. Maraming salamat po. Muli, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe. Take care and be safe everyone. God bless you. Bye!